Hello, good morning mga kapatid. Ngayong umaga mga kapatid, araw ng Merkulis. Oo, December 30. Sa ngayong araw na ito mga kapatid, may gamit ako na nililinis. Pero naisip ko na gawang ko ng content kasi para makatulong naman ako sa mga baguhan. Naalala ko rin, mayroon akong isang kaibigan na nagtatanong kung paano daw ito ginagamit. Paano daw po siya ginagamit itong clamp meter natin. Ayan. Bago po ako magpatuloy mga kapatid, tawagon kung sino man po yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa naka-subscribe sa ating channel. So baka naman hindi natin i-subscribe ang ating kapatid na si Uragon Vlogs. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag na huwag mong kalilimutan na i-subscribe ang aking channel at hit the button bell para i-click nyo ang button bell para lagi po kayong click all. Ayun. Para lagi po kayong sa aking susunod ng mga videos. Ayan. Ito pong ituturo ko sa inyo mga ka-Uragon. Ito ay base lang po sa aking experience at base lang sa ating mga ginagawa. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Yung content natin ngayon, isishare ko po sa inyo kung paano po ang tamang paggamit ng isang gamit na to. Ang tawag po dito ay clamp meter. Ito pong clamp meter na ito, marami po ito gamit. Ayan. At ito pong clamp meter na ito, may kanya-kanyang setting. So, kung hindi ka pa masyadong kabisado, kung baguhan ka pa lang sa isang ganitong tools kung paano gamitin, so maaaring makakalikirin at may maaaring masira mo ang isang gamit na ito kasi ito ay ginagamit lalong-lalo sa pag-testing ng electrical sa mga aircon. Ayan, pinaka-importante yung gamit ko, importante po ito lalo sa troubleshooting ng aircon. So yan ang mga karagol, isimulan po natin kung paano ito gamitin. Unang-una mga ka-Uragon, itong clamp meter na ito ay dito lang namin ito binili sa KSA, dito sa Saudi. Curitzo ang tatak niya. So, maganda siya. Ayan, Japan po ito, Japan. At malaking tulong ito sa akin. So, actually, halos 1 year pa lang ito sa akin. Kaya iniingatan namin. Iniingatan ko at ng aking kasama itong gamit ito. Mahirap mang troubleshooting ng isang aircon at saka mga electrical. So, ganun po yun. Ito po siya mga ka-Uragon. Ayan. Kung makikita nyo po, itong bilog na yan. Yan na bilog na yan. Yan po yung kung paano mo siya ilipat at paano siya magamit. Ayan, gaya po niya. Gagalawin ko. Ayan po. Ayan. Ayan, umiikot po siya. Ayan. So, lahat po ng kuna yan, lahat po ng natutukan ang kanyang aro, ayan, may function po yan. Yan po yung tamang pag-sit kung paano mo malaman at paano mo siya gamitin. So, example natin, ikot natin po siya. Ayan. Okay. Ayan. Linagay natin sa off. Okay. Pagkatapos natin gamitin, kailangan isit natin sa off kasi para hindi malupat ang baterya. Okay? Pagkatapos na ilagay mo sa off. Ayan, naka-off siya, no? Naka-off setting. Ang susunod niyan, pag iniikot mo siya, yan ang araw na yan, itong araw na to. Ayan. Ayun. May nakasulat siya na kwan. May nakasulat siya na Peter A.
Ano po yung ibig sabihin ng letter A? Ibig sabihin, ito po ay sitting kung paano ka magkuha ng ampirahe. Ayan. So, ito yung sinasabing ampere. Ampere yung load ng panel nyo. Halimbawa, kukunin nyo yung load. For example, may sa panel mo, sa main breaker, may dalawang wire. May dalawa siyang wire. Ang pagkuha lang nun, nakasit na siya ng ampere. Tapos, ito, pindutin mo lang siya. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Google! Marinig kita sa mukha eh! Pagpapal niya, kapag pinilig mo, bubukas yan. Ikatla mo yung isang mo. Ayun. Ayan po siya. Ito po ang mga kaurabong. Sample lang po ito, ha? Kung paano mo po yung ampere. Kapag tinilam mo siya, makukuha mo ang load ng iyong panel. Ang iyong wire. Kung ilan ang load dito, mababasa mo. Magre-register po yun dito sa reading. Oo. Ganun po siya ka-high-tech. Ganun po siya ka-dali gamitin. So, makukuha mo kaagad kung halimbawa, red, yellow, blue. Kung 3 piece siya, makukuha mo yung red, ang pirahe niya sa isang wire, kung ilan siya, at saka yung yellow, at saka yung blue. Oo. Ito yung madalas gamitin sa pag-balance. Sinasabi nilang pag-balance ng load. For example, yung load mo sa red, umabot ng 100. Sa yellow, umabot ng 200. Sa blue, umabot ng 500. Ibig sabihin, may after siya. So, ganun po siya madidetect. Madidetect mo siya. Sa pamamagitan nito. Yan po. Yan yung first step ng sitting niya, yung amperahe. Okay, tanggalin na natin. Ayan. Okay. Ngayon, tapos na po tayo sa ampirahe. Isusunod natin ngayon, mga kaurabon, itong pangalawa. Ayan. Diba? Pangalawa na siya. Pangalawa na siya. Pangalawa. Ayan. Sa pangalawa po, may nakasulat po dyan na big. Ayan. Pag sinabing big, ito na yung ball. Voltahe. Itistingin mo. Dito mo na makikita yung voltahe ng kuryente sa bahay mo o kaya sa panel mo kung saan ka man nagtitesting kung ilan siya, kung 110 o 220. Ayan po siya. So, bali ang pagtesting voltahe naman, ito po siya, no? Mayroon itong kasama po pala na dalawang test rod. Ayan, itong test rod. So, ayan mga kauragon, ituturo ko sa inyo isa-isa para sa mga baguhan, para at least alam nila po na malinaw yung pagturo natin at yung base lang sa malaman. So, bali ito siya. So, may kulay naman. So, itong test rod black at saka red, ayan. Isaksak mo ito sa black. Yung isa. Ayan, kasaksak na. Isaksak lang po yan. Tapos ito naman sa red. Isaksak natin. Okay, ayan. Okay? Ayan po siya. So, ganun na yun. Tapos ito naman yung sasaksak sa kuryente. Ayan. So, ngayon mga kauragon, mayroon ako ditong outlet dito sa tabi ko. Titestingin ko siya kung ilang voltage siya. Pagkakita ko sa mga. Okay, saglit lang. Okay, harap natin. Okay. Ayan mga kauragon. So, ito na po siya, no? Sa bulb. Ito po yung dalawang harap niya. Ito po yung aking outlet kuryente. Sumpo po yan. Gagawin po natin, testingin natin. Saksak natin ito. Okay. Ayan po, nakasaksak na. So ngayon, ayan o. Ayan po siya mga kauragon. So ayan mga kauragon, nakita nyo.
mayroon siyang reading na tutorial. So ganun po yung pag-test ng kuryente ng volts. Kaya nga nakalagay dyan po siya. Okay. Ang kaibahan po ng pag-test ng volts at saka ampere, ang volts, kailangan magamit ka ng test probe. Test probe na ito. Test rod. At saka yung amperahe naman, hindi na kailangan yan. Pag amperahe. Yung na kailangan ko. Okay, malinaw ang mga kauragon. Sana yung mga manood sa akin, yung mga baguhan dyan, lalong lalo yung mga electrician at saka yung baguhan electrician at saka yung mga AC technician na hindi pa naka-encounter nitong gamit na to, sana may matutunan sila dito. Okay. So ngayon na iikot natin uli siya. Ayan. Okay. Ayan. May nakasulat po dyan pag iniikot mo siya. May nakasulat, DC. Sa taas, ayun, DC. Ayan o, DC. Ayan po, di ba? Ibig sabihin ng DC, ito na yung mga baterya, iti-testing mo. Yung mga DC-ing baterya natin. Oo. Pag-testing ng DC ng mga baterya, gagamit pa rin po tayo nito. Oo. Yung test rod na ito, ito pa rin yung gagamitin natin. Okay? Ganun lang siya kasimple, yung battery ng sasakyan, battery ng flashlight, battery ng relo, ayun, double battery, yung battery ng motor. So, yun po yung paggamit niyo nung sa DC. So, ang last naman po, ito pag iniikot mo siya, last siya, ayan, resistance po yan. Oo, resistance. Ito po yung karamihan ginagamit sa pag-check ng bawa nag-wiring ka sa bahay mo. Tinitris mo yung wire dulo to dulo, pinagdugtong mo para matris mo kung yun talaga. Ayun, resistance yun. Magkakaroon siya ng resistance, metal sa metal yun. So pag pinagdikit mo sa kandila, testing mo dun yung dalawang wire sa kandila, pakukuha mo yun. Ayan, tracing ng mga wire. Okay, yun lang yung gamit nun ng resistance niyan, ohms. Tapos gagamit ka rin ito. Okay, ito pong pinakalast naman, ayan o, oh. Ayan, ito yung resistance din yan. Kaya lang ang pagkakaiba niya, mga kauragon, kapag nag-short siya, tutunog siya kapag talagang accurate yung kwan mo. Gaya nito, itong dalawang test rig na to, pag dikitin ko siya, ayun o, natalo siya ang tinanong. Kaya mas mabilis pag kukuha ka ng resistance ng mga wire at nilagay mo dyan sa sheeting na yan, kasi tutunog siya yun. Diba? So mas madali pag tracing. Ayan. So ganun lang po yun, mga kauragon, kung paano po ito gamitin na isang tools na to para sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam nito. Sana na Purexo clamp meter po ito. Japan, maganda siya. Hindi siya basta-basta nasisira. Kahit na minsan magkamali ka, pero huwag naman pinakahayaan ko, hindi siya masisira. So, iyon lamang po mga kauragon ang masisira ko sa inyo. So, lalo na sa mga baguhan, sana may natutunan ko. Kung kayo isang technician, kailangan mo na doon. So, isang itong katulang isang technician, malalaman niya kapag wala ka nito, never, mahirap lang ka speaking sa kanyang kuryente kung kailangan, tapos yung mga wiring niya, mahirap lang ka speaking sa mga pirahe niya, hindi niya. So, bali ito po siya, ganito siya, bibili ka nito, ito nakakuan ko, kaya iniingatan ko to kasi may sarili ko siyang magayang po, mga kauragon. Kasi siya talaga sa mga kauragon. Ayan. Ayan po.
Kyuritsu. Ayan. Ganito na yung bilhin nyo na clamp meter. Kasi maganda talaga. So, ayan mga kauragon. Bali, hanggang dito na lang ako mga kauragon. Salamat nga pala sa mga kaibigan ko na nagsusuporta sa akin. At yung mga bago dyan na nagsusuporta pa lang. Sana huwag kayong magsawang magsuporta sa akin. At marami pa tayong isi-share na mga content para makatulong tayo sa mga baguhan. Lalong-lalo na sa mga gustong matuto talaga ng kung paano mag-ayos ng mga aircon, mga rep at mga electrical. So malaking bagay po ito sa inyo. So thank you very much. Oo. So hanggang dito na muli tayo ngayong mag-New Year. Sana masaya kayo at Happy New Year sa inyo. Bali, ito yung last na pangko content ko bago mag-New Year, kaya naisip ko tong content na to para sa mga baguhan. So yan, thank you at bago ako magpaalam, shoutout nga pala sa aking mga kaibigan. Shoutout po kayo ha, mga kaibigan ko. Shoutout kay Abus Isela lang. Ayan, shoutout din kay Marcos Braga Gingus. Ayan, shoutout din kay Yam Love Vlogs at kay Amy Magasinang Vlogs. At shoutout din kay Bods TV Vlog. Ayan, Miguel Love, shoutout sa iyo tol. Happy New Year. At kay Gerardo Pising TV. Ayan, salamat po. At kay Chichi Apawan, ayan, Miguel Love, shoutout sa inyo. Thank you very much sa inyo. Happy New Year. At sana huwag kayong magsawang pagsuporta sa ating channel. So, Happy New Year to all and